Good morning, guys. Update ngayong umaga. Naka-uniform ako, pero wala pa ako sa school. At umaga pa lang, it's 7:32. Ang reason ay yung ating battery kay Hershey ay kailangan ng palitan. Monday pa lang kasi naramdaman ko na parang may difficulties na siya pagka pinupush start. Yung tunog niya parang bumabagal na hanggang kahapon. Tapos kanina, umandar siya kanina eh. Pinatay ko ulit. Tapos nung binuksan ko na, ayun na, hindi na siya umandar. 6:40, nangyari yun. Tapos naghanap ako ng mekaniko pa. Dumating siya ngayon lang 7:25. Tapos ang sabi niya nga, ano na daw, na-discarga na daw. Hindi daw na-discarga, ano talaga, palitin na yung battery. Tapos ayun, mapapagastos tayo kasi papalitan yung battery. Nagabot ako sa kanya ng 6K para hanapan ng battery. Pero hindi pa sigurado yun, baka mamaya madagdagan pa daw eh. So, kapag ka umabot tayo before mag-8, nagawa tong si Hershey, makakapasok pa tayo. Pero yun nga, natugnasan na naman tayo ng pera, pambayad din sa kotse. Pero okay lang yan. Kasi talagang ano eh, si mama yung battery niya after a year ata or a year and a half. Nagpapalit na yung battery niya na yun. So ito, pinalad naman tayo na nakatatlong taon, almost 3 years sa April, yung ating battery ng kotse. So yun lang muna guys. Update ko kayo. Update, nasa school na ako. Yun lang, nasabi ko lang. Yun lang muna, break naman ngayon, sakto break. Tapos mamaya, yung mga student teachers ko naman yung papasok sa klase. Yun muna. Hello guys, kaka-uwi ko lang from school. It's 2:27 PM na. At kanina ang aga nating natugnasan ng pera. Pero okay lang yun kasi maintenance naman ang sasakyan eh. Tsaka napapakinabangan naman natin ng sobra-sobra. Anyway, kanina sa school, kumakain ako. At naalala ko, hindi ko pa pala ito napakita. Bigay nga pala ito ni Jed, na galing din ng Bora. Siya nakabili pa ng pasalubong. Sa bagay, 5 or 6 days ata sila dun. Kami, hindi na namin nagawang magpunta sa mga souvenir shop. Kasi, ewan ko ba? Di ba nga biglaan? Biglaan yung isang ano, yung lantern namin. Tsaka, may dumating din tayong parcel from TikTok shop ulit ito. Ito naman ay para sa buhok sa ulo. Ayan, parang scrubber, ano, fashion comb, ginagamit sa ulo para mas matigas yung kay Yanyan. May ganito rin kasi si Yanyan, pero parang mas matigas yun, para maalis yung balakubak kasi tag-init na naman. So kailangan natin ng tulong para mag-exfoliate ng maayos yung ating scalp. Ayan. Yun lang. So, tuloy ko na muna yung pag-i-edit ko ng Boracay Vlog. Bukod kang pinagpala sa bahay lahat, pinagpala naman ng Diyos. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Wait, kakatapos lang nung pabasa. Pabasa ba yun? Basta yung Station of the Cross. Tapos nakalimutan ko kasi kahapon binigay yun eh. Tapos nakalimutan kong i-set up. Nag-doorbell sila. Sabi ko, ay wait lang po, kararating ko. Turn na isang basa, sabi nila, mag-lay minister daw ako. Sabi ko, tinatanong anong trabaho ko. Sabi ko, teacher po. Sabi niya, mag-lay minister daw ako. Tapos, ayun nga, kasi nga napansin nila, kabisado yung rosario. Kasi talagang, di ba? Kung kayo nanonood, kayo ng mga vlogs ko talaga before. Ano, nagro-rosary talaga kami ever since kinalakihan na namin yun. Pati si Yanyan, ganun din. Kapag nandito sila mama, kaya lang medyo nahinto na nga lang kami ngayon. Dahil sa dami ng gawain, ewan ko, hindi na nga rin ako nakakapagsimba pa eh, tsaka hindi pa nakakadalo kay Papa. Pero anyway, sabi ko, pag-isipan ko po muna, anong gusto daw nila yung kabisado, sana daw makapunta ako. Maging lay minister daw sana. Hello everyone, it's a Sunday morning. Tama, mag-alas 10, 10 pa lang. At parang late na naman yung orasan ko. Okay,
So, it's Sunday morning at parang mga 3 days ata ako hindi nakapag-vlog kasi tinutukan ko yung pag-edit sa Boracay vlog. Tapos nung na-edit ko na, sabi ko, masyado namang mahaba tong vlog na to para mag-upload ako agad. Kasi parang mga 50 minutes ata yon more or less, yung aking Boracay vlog. So, hindi tayo naman masyado namang madali sa content kasi medyo mahaba yon. Pero, ayun. Ngayon umaga, mag-brunch lang tayo. Tignan nyo naman, parang ang dami tignan pala sa camera, no? Ayan. Pero naka-wide kasi tayo. So, ayan, o, tignan nyo. So, meron lang tayo ditong, teka, doon natin yung focus. Kimchi rice, medyo, ano tayo ngayon, tawag doon, cheat day tayo ngayon kasi magre-rice tayo. Kimchi rice, yung kimchi, yung ginawa kong kimchi. Tapos, meron tayong 2 eggs, chicken's breast na nuggets, tapos 2 hotdog. And, of course, our coffee. So, yun lang muna guys, kakain lang muna ako. And update ko lang kayo kasi, yun nga, naisip ko na wala na pala ako ng update ngayong week. So, siguro kung pasok na to sa kota, dito ko natatapusin yung vlog na to. Ngayon naman ay laundry day at wala naman tayo masyado magiging ganap. So, kapag may mga dumating na lang tayo na packages, kung sakali man na meron pa pala akong na-order, yun, mag-open na lang tayo. So, for now, yun lang muna. Hello guys, isingit ko lang tong clip na to kasi para ma-upload na natin. Ayan yung binigay ni Ma'am Juliano. Shoutout kay Ma'am Juliano. Last time. Tapos, isang ganito pala. Ang dami. Kasi 575 milliliters na yung kailangan niyang gatas. Kaya nakagawa tayo nitong tatlo. So, malalaki yan. Ayan. Tapos, sa ilalim may caramel. Ganoon din dito. Siyempre, dito din na nakikita. Napalamig ko na ito ng bahagya. Pero, hindi ko pa makakain yan ngayon. Siyempre, hindi naman lahat yan makakain natin. Kaya lalagyan ko lang ng cling wrap. Tapos, tingnan natin kung matitikman natin yung iba. Pero feeling ko panakota to na pinadali. So, tingnan na lang natin kung may matitikman ako. Pero, hindi naman yan ganyan eh. I-upside down pa yun, di ba? Para yung kagaya yan. So, wala lang. Na-share ko lang. Hello everyone. Gulun buo ko. Yung last video ko is kahapon yun nung gumawa ako nung hindi ko alam kung panakota to or jelly M&M, pero ito yun. Andito sa ref pa yung iba nating ginawa pero ito yung gusto kong itry kasi unusual yung ilalim dahil pang-alak kasi talaga to. Tatry ko siya dito sa ating aquamarine na plate, green na plate, basta yun. Kasi para mas mag-lift yung kanyang kulay. Nagpiprito pa ako sa likod nung aking pang lunch. It's 3 PM. Yan pala ako magla-lunch. Wait lang. Pull ko lang talaga itong clip na to para makompleto lang natin. Kasi syempre, di ba? Para naman makita nyo yung end. Tsaka para magkaroon din tayo ng taste test. Ayan siya. Kitang-kita yung caramel niya. So, tanggalin ko na to. Naku, sana lang magtagumpay tayo dito. Bigat pa naman ito. Ah, maling-mali pala. Ah. Tapos, andahan natin siyang ibaligtad! Nga lang. Kaya, babaan ko lang. Kailangan niya lang ng time para bumaba. Kasi nga, lumamig niya siya, di ba? Wait lang. Babe, babaan na. Yung iba kasi ginagamitan ng torch para lumamig-lamig. Kaso kasi metal to. Ay, metal. Glass kasi to, mga babe. Kaya, pero pwede rin naman. Ah! Fail! Baka masira. Ooh! What? Kaya lang, ayusin lang natin ang konti yung plating. Ilong gundo. Wait lang. Kaya lang, kalat lang natin ng konti. Pero, yung caramel kasi na kasama nito, parang hindi, ano, hindi ganun siya kaganda yung consistency. So, eto na! Ayan, nag-wiggle. Again, ito yun, no? Pinabigay lang sa akin ito ni Ma'am Juliano. Galing daw sa ibang bansa. So, ayan. Teka, picturean ko lang. Okay, magte-taste test nga pala tayo. Tama ba? Tumuuna yung matamis kaysa sa ano? Sa lunch?
Taste test, tingnan natin. Pero nagjijiggle siya. Parang kota nga siguro kasi made of milk naman ito eh. Ah, sobrang rich. Yun o. So let's taste. Ayan. One mouthful. Ilang sarap. Siguro kung cream yung ginamit ko, mas ano yung consistency ng panna cotta. Pero okay naman na to. Hindi, I mean, kasi di ba ibang texture pa kasi kapag ka cream, mas ano siya, mas creamier. Ay, nalaglag. Ito kasi ginamit ko dito ay fresh milk. So, yung texture lang naman yung naiba. Pero panna cotta pa rin naman to. Sarap. Pero kailangan ko muna kumain ng lunch. So, dito ko na muna tatapusin to, guys. See you on our next videos. Bye!